Umakyat na sa 10 ang napaulat na patay sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon po yan sa datos ng gobyerno. Higit 2 milyong individual ang apektado ng bagyo na sa Biyernes pa inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang madaling araw, nag-landfall sa Isabela ang bagyo. Alamin natin ang latest doon. Nasa linya ng telepono si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta na ba ang sitwasyon sa mga oras na ito dyan sa Isabela? Ito ay hindi na ganoon kalakas yung hangin dito at panahanaka na rin yung pag-uulan kumpara kaninang madaling araw, no? Kung saan na naranasan yung malakas sa pagbayo ng hangin, kita yan dun sa mga winawasiwas na sanga at nagsilaglagan din yung mga sanga dito dahil sa lakas ng hangin. Maging yung mga Christmas lights yung kasabi sa mga puno ay parang halos mahuhulog na. Ayon sa Isabela PDRMO, pagamat nag-landfall sa Divilaca ng Bagyong Christine, hindi raw ito gaanong nagdulot ng kumsala. May mga puno lang natumba doon pero walang binahang lugar. Noong tuluyan namang umapaw ang ilog sa Bacolod Bridge kung saan ang bastao na yung tubig. Kaya nasa 12 barangay dito sa Ilagan City, Isabela, ang binaha ngayon matapos ng umapaw yung mga kailugan dito. Paliwanag ng PDRMO, catch basin ang syudad, kaya kahit hindi gaano kalakas yung ilan, ay binaha pa rin ang mga low-lying areas. Elaine, yung binanggit mo, no, merong mga binahang lugar na. Kamusta naman yung mga residente? May mga inilikas na ba? Yes, Ruth. Simula kagabi ay tuloy-tuloy yung paglilikas ng mga apektadong residente. And kanina, tuloy-tuloy pa rin yung yung pag-evacuate doon sa mga apektadong residente dahil hanggang ngayon tuloy-tuloy yung pagtaas ng ilog. Aabot na sa 2,000 individual ang nasa evacuation center ngayon dito sa Ilagan City. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.